At sa iba pa rin balita, 6 na miyembro ng isang pamilya ang namatay matapos umanong madamay sa airstrike ng militar sa Datupiang, Maguindanao kaninang umaga. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya at ang kanyang 6 na anak, kabilang na ang 18 anyos na anak na buntis. Tanging ang 13 anyos na anak, may bahay at kanyang ina ang nakaligtas. Galit naman ang mga kaanak ng pamilya Mandy sa mga sundalo. Sagay ng bangka ang pamilya Mandy at patungong evacuation center ng madali ng baha, ng bala. Ayon naman sa militar, inaalam pa nila kung totoo ang report na bahagi ang pamilya sa tinatawag na collateral damage ng kanilang airstrike. Patuloy naman ang mga pagbatiko sa ilang kritiko ni Pangulo Arroyo sa pagkakatalaga kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson bilang Deputy National Security Advisor. Paniwala ni Lingayen Dagupan Archbishop Oscar Cruz at Senador Panfilo Lacson, bahagi pa rin ito ng bayad utang ng Malacanang sa mga natalong senatorial candidate ng administrasyon noong nakaraang eleksyon. Panglima na po si Singson sa mga Team Unity candidate na nabigyan ng posisyon sa gobyerno. Dauna nang nagkaroon ng trabaho sa NAIA Terminal 3 si Mike Defensor, dahil talaga naman sa Dangerous Drugs Board si Tito Soto, DEDA Director General si Ralph Recto at miyembro ng Board ng Local Water Utilities Administration si Prospero Pichay. Pero pagtatanggol ng palasyo, 3 dekada na sa politika si Singson, kaya kwalipikado siya sa posisyon. Buwelta naman ni Singson sa mga bumabatiko sa kanya. Yung mga comment ng mga nainggit, saka yung mga nasa politics pa rin. Instead of yung manggugulo sila, tumulong na lang. Yung mga appointments na ginawa doon sa mga losing senatorial candidates, mas maliwanag na payback yon more than anything else. Samantala, hindi pa rin nare-resolve ang gulo sa munisipyo ng Busaunga sa Palawan. Iniintay pa ng DILG na makarating sa korte ng Puerto Princesa ang cease and desist order ng COMELEC na nagsasabing maaaring manatili sa pwesto ng nakaupong mayor na si Taming De Jesus. Nagsimula ang gulo ng igiit ng nakalaban ni De Jesus noong 2007 election sa si Pepot Panlilio na siya ang nanalo sa recount. Hawak ni Panlilio ang kautosan mula sa Regional Trial Court, habang desisyon naman ng COMELEC Head Office sa Maynila ang pinangahawakan ni De Jesus. Kaninang umaga, muli na namang sumugod ang grupo ni Panlilio sa Legislative Building. Mabuti na lamang at naagapan ng mga polis na magkagulo. Dating football star O.J. Simpson, lilitisin na po sa kasong robbery. At romantic film ng dating friend star na si Jennifer Aniston, dinagsa sa Toronto Film Festival. Narito na po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Humina na ang Hurricane Ike habang kumikilos ito palabas ng Cuba. Pero iniwan itong lubog sa baha ang ilang lugar. Dahil dyan, may 770,000 tao ang inilikas mula sa kanilang tahanan. Sumabak agad sa trabaho ang bagong halal na presidente ng Pakistan na si Asif Ali Zardari. Ang balo ng pinaslang na dating punong ministrong si Benazir Bhutto. Nakipagpulong si Zardari sa mga political leaders sa bansa, kabilang na ang dating prime minister na si Nawaz Sharif at iba pang miyembro ng oposisyon. Matapos ang halos isang taon, magsisimula na sa wakas ang paglilitis sa robbery case ng football star na si O.J. Simpson. Sa Lunes, sisimula na ang mahabang proseso ng pagpili ng mga tatayong jury sa Nevada Court. Umaasa naman si Simpson na mapapawalang sala siya sa bintang na pagnanakaw ng mga sports memorabilia sa Las Vegas Hotel and Casino. Star Power ang nanaig sa world premiere ng romantic comedy film na Management sa Toronto, Canada. Paano ba naman kasi, pinagbibidahan niya ng dating friend star na si Jennifer Aniston, kasama ni Jennifer sa pelikula si Steve Zahn at Woody Harrelson. Para sa saksi, Connie Season, nag-uulat. Samantala, ang LTO na ngayon ang kabangga ni MMDA Chairman Bayani Fernando. Yan po ay matapos igiit ng LTO ang pagpapatanggal sa mga Bayani sticker sa mga pampublikong sasakyan, bagay na pinagmatigasan naman ni BF. Saksi si Rida Reyes. Bilang pala sa mga tarpaulin ng MMDA na kasalpak ang larawan ni MMDA Chairman Bayani Fernando, kundi pati na rin sa mga pampasaherong bus. At walang ibang ininunguso ang mga tsuper at konduktor ng bus na pinanggagalingan ng mga ito, kundi ang tanggapan mismo ni Fernando. Galing sa opisina, galing ako kay Bayani. Sa amin po kasi yung mga MMDA din po nagbigay, yung sila-sila rin po. Kasama sa mga MMDA, yung... Pero ang LTO at LTFRB mainit na sa mga BF sticker.
Bukod daw kasi sa maihahalin tulad sa patalastas, ginagamit din daw ito ng ilang trooper para iwas huli. Ang sagot sa akin ng driver para daw libre sa huli. Of course, sa amin, hindi pa rin siya nakalibre. LTO. In-impound pa rin namin yung bus. Kaya naman nagbigay ang LTO ng 1,000 sa lahat ng mga pampublikong sasakyan para tanggalin na ang mga bayani sticker. Kung hindi maaari silang pagmultahin ng 1,000 hanggang 3,000 piso, pwede rin daw na tuluyang makansela ang kanilang prangkisa. Pero nagmatigas si Fernando, di raw niya ipapatanggal ang mga sticker, bagkus padadamihin daw niya ang mga ito. Bawal ba naman yun? Ilagay mo pangalan mo. Ang patay na may lapida pa sa sa nicho. Palagi ko hindi mahuhuli dahil hindi lalabag yan, sapagkat alam nila na kaibigan ko sila. At ang sino mang kaibigan ko, hindi ako ilalagay sa kahihiyan. Ayon pa kay BF, hindi galing sa MMDA ang pondo para rito. Kaya kung si Paranaque Representative Roy Legoles ang tatanungin, magbitiw na lamang daw sa pwesto si Fernando para hindi maakusahang ginagatasan lamang niyang MMDA at upang malaya siyang makapangampanya. Ang payo ko kay MMDA Chairman, either mag-U-turn ka na sa iyong plano para tumakbo ng mas mataas na posisyon o kaya bitiwan mo na yung posisyon mo sa MMDA. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sa Bayambang, Pangasinan, nakilala isang lalaki dahil sa kanyang hilig sa pagkain po ng napakanghang na sili. Pinakita ni Roger Soriano ang kanyang tapang sa GMA News. At kahit ilang siling labuyo pa, minamanilang ni Sili King. Pero ang kamangha-mangha, kayang-kaya rin niyang ipatak ang katas ng sili sa kanyang mga mata. Ayon sa tinaguri ang Sili King, 14 taong gulang pa lang siya ay paborito na niya ang sili. At ang kanyang pangarap, maka-1-on-1 ang kanyang idolong si Pambansang Kamao Manny Pacquiao sa pagkain ng sili. Kalusugan at kagandahan naman ang tema ng isang wellness convention ngayon sa SM Mall of Asia. Kaya naman tampok dyan ang sari-saring pampa-beauty, pampa-sexy, pati na pampa-bata. Saksi si Cara David. Tinapay na nakakapayat, plansyang nakakatanggal ng mga kulubot, katas ng damo na nakakaganda raw ng kutis. Ilan lamang ito sa mga produktong makikita sa I Love My Age Convention ng Philippine Anti-Aging Medical Society. Layunin ng grupong ikampanya sa mga Pinoy ang healthy living, lalo pa ngayong napakadumi na raw ng ating kapaligiran dahil sa pollution. Part of our lecture will be the pollution. If you live in Metro Manila, will you die early? Karamihan sa mga produktong nakadisplay, mga pampaputi at pampakinis ng balat. Pero tako pansin din ang ilang mga alternatibong pagkain, tulad nitong weight control bread at sugar-free pandesal. Lasang karaniwang tinapay pero gawa sa oats at gulay. Yun nga lang, medyo may kamahalan. Mas higher kami ng konting or 5 peso the other other bread. Ang iba, juice at gatas naman ang inaalok. Isang baso raw ng meal replacement drink na ito katumbas na ng isang hapunan o tanghalian. Sa mga hindi mahilig sa gulay, katas ng wheatgrass ang alternatibo na may taglay raw na anti-aging properties. May kamahalan ng ilan sa mga produktong tampok pero ayon kay Dr. Mendez, walang dapat mahal kung kalusugan ang pag-uusapan. Ako po si Cara David, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News, Face On at Isenso 467.